Hello po sa inyong lahat mga kabiyay. Sa mga huling video ko po ni Grandmaster Magnus Carlsen, for some reason, kahit winning, natatalo pa rin. Yung pinakamatindi nga dyan, yung kay Bidit. Kay Bidit, no, na-miss niya yung meet in 3. Nangyari yun sa Pro Chess League. Ito pong game na to. Pro Chess League na naman. Kalaban niya po, isang Grandmaster from Russia na si Alexander Shimanov. Matindi na naman ang nangyari dito. Silipin po natin. Sa game po na to, white po si Alexander Shimanov, nag-e4. Sicilian naman, ito pong si Magnus, nag-d4. Aba, kinain lang yan. And then, queen takes d4. Akala ko mag-c3. Grabe, no? Queen takes d4 lang. Syempre, knight c6 na tempohan, queen d3, tapos g6 lang. Dito po si Magnus. So, doon lang po sa g7, i-develop yung bishop. Nag-knight c3 develop, bishop g7 na nga. Nag-knight f3 develop, knight f6 develop din. Bishop e2, nag-castling si Magnus, nag-castling din si Shimanov. Tapos d6 lang. Lahat po ito, linya. Nangyari na po ito before. Ang tawag dito, Smith-Mora Gambit. Pero kakaibang Smith-Mora Gambit kasi wala pong c3. Ayun, oh. Hindi nag-C3, hindi pinakain eh. Pero Smith Mora pa rin yung title dahil early D4 agad ang ginawa eh. Anyway, after po ng D6, nag-Knight D5 sumugod. Linya. Linya pala kay ambis tumira ni Shimanov eh. Pagka Knight D5, umatras naman yung kabayo. Ayaw ipalit. Nag-C3 lang, linyang-linya oh. Nag-Knight C5, yun ang novelty. First time na ginawa sa tournament. Ibalik po natin, ang tinira before, pumunta dito. Yung iba naman po, nag-E6. Pero Magnus Carlsen, bagong tira po, nag-knight C5, tumakbo yung reyna, and then nag-E6. Pagka E6, na-transpose sa E6 line. Kasi nag-E6 din, syempre sinipa yung kabayo, umatras po yan sa may E3, and then queen C7, ayan na talaga yung novelty. Kasi yung transposition po na nangyari, F5 ang ginawa eh. Pero queen C7 ang tinira ni Magnus. Ayan na talaga, bagong-bagong laro na ito. So, nag-rook D1 lang, pinipressure lang po yung D6, rook D8, tamang activating the rook, nag-D4, inatake kabayo, umatras sa D7, tapos A3 lang. Bakit po nag-A3? May threat po kasi na knight takes B4. Ayun. Kaya po nag-A3, si Magnus naman, knight DE5 lang, bishop B2, tamang develop na, kinain lang po yung kabayo sa F3, binawi ng bishop, tapos nag-A5, binabasag ang kanyang pawn structure. Ang iniisip po siguro dyan ni Magnus, eh kung sakaling kainin, aba lalakas po yung tore. Lalakas yung tore. At medyo wini-weekend po yung B4. Bakit? Kasi ang tira po dyan, usually nagagawin po ng white, eh magsisipor para mabuksan yung bishop. Kaso, because of the A5, parang hindi mo basta-basta maisipor. Ang ginawa po dito ng puti, nag-rook AC1, Magnus naman, bishop D7, tamang develop lang. Tapos, nag-C4 pa rin yung white. Hindi, no? So, yung C4 idea po, eh, binibigay ito. Kaso, hindi pala pwede kainin yan kasi may kain dun eh. Pag kinain mo, may mga check dito. Ayan, masasapol yung mga kabayo kung sakali mong kainin mo na gano'n. Anyway, si Magnus, kinain pa rin po yung B4. Kinain naman po yung bishop sa may G7. Binawi ng hari, of course. And then, pawn takes B4. Ayan yung sinasabi ko, no? Pag kinain po yung nakabayo, may check po dito, kaya hindi kinain yan. Ang ginawa ni Magnus, nag-E5. Bakit po siya nag-E5? Wala ka ng check, pwede ko lang kainin yan. And at the same time, yung knight pwedeng tumalon sa D4. So ang ginawa po dito ng white, nag-knight D5. Inatake yung reyna, tumakbo sa B8, and then queen B2. After queen B2, bishop E6. Ayan, kakainin po yung kabayo. Kasi napakalakas po ng kabayo na yan. At pag nakain po yan, matitira bad bishop, yung knight lalakas sa D4. Yun ang plan dito ni Magnus, no? So ang ginawa po dito ng puti, H4 lang eh. Since weak po yung mga dark square, pwede po kasing sundutin ng H5 yan. Yung mga idea po na ganito, baga, papasukin ka, tapos may mga chance ang weak kasi yung F6 ma-pressure, no? Kaya nga si Magnus, H5 na ako, huwag ka magulo. B5 naman, ng puti, inatake yung kabayo, kinain lang po yung kabayo sa D5, binawi ng pawn, saka tumalon yung kabayo sa may D4. Napakalakas ng kabayo. Pero sabi ni Shimanov, walang malakas sa akin kasi kakainin ko yan. Nag-sacrifice po ng tore. At yung sacrifice,
Hindi daw po ganun kaganda. Lamang daw po dito ang black. So, kinain lang po yan. Queen takes D4, King G8, and then G4. Yung pala yung plano. Sabi niya, bigay ko yung aking tore, pero medyo weak nga yung iyong kingside. Babasagin ko yan. Ganun ang ginagawa. So, ang tinira po dito ni Magnus, Rook C8. Sige, umatake ka dyan. Ipapalit ko lang tong tore. Kasi pag napalit yung tore, ba, napakalakas niyan. Mga tore niya papasok sa ilalim later on, no? Yung mga queen makakapasok, may mga pressure din doon. Ganun po ang gustong gawin. Kaya nga, sabi ni Shimanov, ayoko ipalit Magnus, iwas lang tayo. Lugi ako sa material, bakit ko ipapalit? Umaatake. Kinain ni Magnus ng G4, binawi ng bishop, and then rook C2. Pumapasok yung tore, no? Maari siguro yung mga ganitong idea, no? Pressure po sa 7th or 2nd rank yan, no? Ang ginawa naman si Shimanov, boom, H5, atake pa rin ako. Sa sitwasyon po na to, lamang daw po talaga dito ang item, pero may counterplay kasi sa kingside na nakakatakot. At yung oras po nila, ayan, no? 2 minutes na lang. Lamang na konti si Magnus, 2 minutes and 31 seconds. Pero medyo na-atake po siya kasi medyo mahirap ang position, no? Ang ginawa ni Magnus dito, nag-queen A7. Hinahamon ng Reyna, may pressure po dito. Of course, pag napalit kasi yung Reyna dito, masasabi natin, definitely winning for black. Madali na yon. Pero since may Reyna, queen F6 na ang tinira, umiwas, pamang pressure sa G6, depensa pa dito, eh medyo nakakatakot na alanganin pa dahil may atake. Ang ginawa po ni Magnus na queen A5, hitting the rook, nag-rook F1 lang, tapos queen D8, palit, nag-queen F4 lang, nag-queen E7 lang na sinasabi dito, depensa muna tayo. Actually, yung depensa na yan, hindi nagustuhan ng engine. Ang maganda daw na tira ng engine na parang ang weird tingnan is queen F8. Bakit kaya queen F8? Kain, aangat dito, no? Tapos may pressure doon. Or mamaya pupunta na siya dito sa G7. Baka yun ang plano, no? Pupunta sa G7. Anyway, ang ginawa is queen E7 na kung saan pagka pawn takes G6 daw, fx G6, medyo gumanda yung position po ng white, no? So dito po, nag-queen H6 lang si Shimanov, nag-queen G7. Of course, sabi ko, pag napalit-palit, edi okay. Kasi nga, lugi sa material yung puti eh. Lalamang si Magnus ng madali. So nag-bishop E6, check. Nag-king F8, and then queen G5, ayaw ipalit. Nag-rook C4 si Magnus, inatake naman ito. Kung titingnan nyo yung oras, 26 seconds na lang. Ito pong si Magnus, 18 seconds po yung kalaban. So, nag-king G2 lang, umangat, rook takes E4, nag-rook H1. Grabe, no? Binigay lang yung pawn, pero rook H1 lang ang ginawa. Saan pupunta yung rook na to? Baka dito po, no? Pe-pressure rin yung G6. Ang ginawa po, nag-rook E5. Ayun, so pagka-rook E5, queen F4, check, nag-king E7, at sabi po dito, lamang daw si, ano, si Shimanov. Tagalid daw po si Magnus kahit quality up. Kasi yung king hindi safe. Parang namang hindi safe yung king, no? Pero parang walang atake sa white king, eh. Ang tira daw po after king E7 is queen H4. Pag nagtulak, pupunta ka ng queen C4. Ayun. Hindi pwedeng harangan yung check, eh, dahil meron namang queen H7. Pag naman tumakbo ka kasi ulit, bumalik ka, meron namang queen H8 check. Kasi pag napalit yung mga tore o yung reyna, I mean, babagsak yung tore doon. Ewan ko, naintindihan yun. Pero yun po yung pinaka-plano. Kaso, ang ginawa, hindi yun eh. Nag-rook C1. Ayun. At pagka rook C1, for some reason, engine is saying, equal lang daw ito. Kahit na mukhang napakaganda ng threat sa may C7, no? Equal lang daw, ang ititira lang daw po, king E8, yan nga yung ginawa ni Magnus, umiwas po sa mga rook C7 idea, pero nag B6, aba matigas talaga ulo, gustong ituloy. Anyway, nag G5 dito si Magnus na tagilidski daw po, grabe ka blunder pala yan. Ang maganda daw po natira is queen F8, hahamunin yung reyna, yun daw po ang maganda, pero hindi yun yung ginawa eh, nag G5 blunder. Kasi pagka G5, nag-queen G4 lang. Ang tingin ko ang reason kaya pangit yung G5, yung check na pwedeng gawin later on na wala. So dito po, 10 seconds na lang si Magnus, nag-queen H6, matinding blunder. Na hindi nakita ng kalaban. Kasi rook H1 daw po, panalo na yan. Example, pumunta dito, check lang po sa may H5.
So, saan pupunta king E7? Pagka king E7, rook C1. Ayan. Sakit. Kaso, hindi po nakita yun. Balik natin, no? Ang ginawa po kasi, hindi nag-rook H1, nag-rook C7. Na kung saan, drawish na naman. Naging equal, no? Ang gagawin lang daw po is, queen H4, ipapalit yung reyna. Eh, since walang oras, 6 seconds si Magnus, tumira po ng rook A1 na kung saan, gusto niyang mangmate. Ayan, no? Ang threat niya is check dito ng queen and then rook G1 mate. Kaso, nauna siya. Kasi pagka bishop F7, nag king F8, queen C8 check, only square po yung G7, nag bishop E6 check, tumakbo sa F6, chinek lang sa queen D8, lahat yung porsado eh, nag king G6, and then queen E8, Magnus Carlsen, nag-resign na. Bakit po? Ang only square queen F6 eh, edi mati po sa F7. Grabe, no? Lamang na naman si Magnus. Tapos natalo na naman. Pangatlong laro niya na to, na ina-analyze ko na winning, and then biglang natalo. Anyway, kahit po natalo siya dyan, natalo siya kay BT dito po sa Pro Chess League, sa loob po ng 16 games, ang score niya ay 14 points. So, yung talo niya lang kay Bidit, saka ito. So, ibig sabihin, very strong performance pa rin po ang pinapakita ng world champion na si Magnus Carlsen. Anyway, hindi na siya world champion pala, no? Next month. Next month na ba? April yung laban eh. Anyway, sana po nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa video na to. Muli, ito po ang yung Coach Pini Master, Daniel Causo. Hanggang sa muli pong pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Salamat sa support ha. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.